Hello vlog! Welcome to my guys! Kamusta na kayo dyan? Ngayon, dito na naman tayo. Guguluhin na naman natin ng leeches. 10 minutes pa rin. Sa laro natin dito, baka meron na naman tayong estratehiya na pwede natin gamitin sa ating mga laro. Pero habang nag-video tayo dito sa laro natin sa leeches.org, parang tumataas yung rating natin at parang humihirap. Ano ba tawag dyan? Humihirap ba yan sa Tagalog? Lalong mahirap ang laro dahil tumataas yung rating natin eh. So dito tayo, move tayo sa D4. Subukan natin na meron tayong matutunan. Aba, tinatawag yan na England's Gambit. Delikado po yan kapag ganyan. Okay? So okay lang. Didipinsahan lang po natin. Meron tayong bishop dyan sa tinatawag na F5. Okay. Yan ba ang tama? Balik tayo. Capture. Tapos dito tayo sa knight. Bigyan natin ng rook. Ayan. England gambit yan ha. Tapos, lagyan natin ng isa pa. Yun. B3. Nag-double pawn si Queen? Okay. Walang problema kung mag-double pawns ka. Ang akin lang ay makapag-develop tayo dito. So, E4. Walang problema dahil merong isa na eh. May isang pawn na ibinigay ang England Gambit. Okay lang kung makapture yan. Dahil ibinigay eh. Babawiin din niya. Huwag nating ipagdamot yung ating pawn. Okay? So, ayan. Dumito siya. So, dahil ano ang sunod niya dito? 2033 yung rating niya. Pwede nating i-exchange yung ating queen. Ayan. Dahil lamang tayo ng... Ah, wala tayong lamang pala. Nabawi pala yung pawn kanina. Okay, sige. Pero walang problema. Ika-capture natin yung ating queen para yung pawn natin dalawa sa center. Napakalakas. Malakas pa sa bagyong Yolanda. Ayan. So, tingnan nyo. Ano ang sunod niyang gawin? Okay, hindi masya makapag-develop sa knight. Ano ang sunod niya? Pwede nga nating bigyan dito ng bigyan natin ng bishop. Pagkatapos, lagyan ng knight dyan. Tapos, pressurein yung F7. Pwede, di ba? Pero sa pagkangayon, hindi pa dahil mayroon si Queen eh. Baka kainin yung kabayo natin. Isang kilong kabayo or isang kilong tonelada. Isang kilong tonelada ba yun? Okay. Sige. Paano kaya natin? I-pressure natin, ha? Dito natin ilagay si Bishop. Sa Bishop C4. Dapat kung mag-England gambit siya, dapat kasi... Aba, nakalimutan ko. Meron palang push dyan. Oo. Okay lang. Walang problema. Ngayon, siguro magka-castle muna tayo. Dahil pag-capture niya, kakapture natin, capture siya ng knight, meron tayong... Anong tawag dito? Okay. Parang walang ano ah. Okay, sige. Siguro iilag lang natin yung bishop. Pagkatapos niyang capturein, dito tayo sa bishop natin. Pwede, di ba? Sige, bigyan natin. Bigyan natin ng chance. Ayan. Kung dito tayo, pupunta na ang knight dyan. So, parang problema. Ay, hindi naman. Dahil pagkatapos dyan, kakapturein din natin yan eh. Okay lang. Ayun. Parang pinipigilan niya yung ano natin ah. Yung bishop siguro natin na makapunta dyan. Pinipigilan ba niya? Bigyan natin ng isang bishop dyan sa A3. Para yung puwersa ng atake natin papunta sa kanyang king. Wow. Bibisitahin po natin ang kanyang king dahil parang gustong magpabisita. Okay, so siguro captura na. Ayan, captura na ha. Merong bishop nating kakainin dyan pagkatapos at nag-resign agad. Napakadali naman. Bakit nag-resign? Napakalakas yung rating eh. 2033 yung rating tapos nag-resign sa middle game. Dahil ginamitan tayo ng trap. Ito ang tandaan nyo ha. Kapag gumamit kayo ng trap, matatalo lang kayo. Bakit? Kadalasan sa mga trap ay merong mga tinatawag na mga refutation sa mga trap. Ibig sabihin, merong mga trap na... Merong depensa. Ayan, depensa ang tawag dyan. So, kung gumamit tayo ng trap na hindi man lang ginamit sa mga high level na opening sa mga GM, huwag natin yang gamitin. Pang beginners lang po yan. Ito ang, kung gusto nyong maging bihasa sa chess, kung gusto nyong
matataas yung rating nyo, huwag kayong gumamit ng mga trap na makikita nyo dyan sa YouTube, makikita nyo dyan sa Facebook o kaya sa TikTok. Huwag nyong subukan yan. Subukan nyo yung mga strategiya ko. Kaya mag-subscribe na kayo dahil nandito yung magpapataas sa rating nyo. Ayan. Kung gusto nyo po na matuto, huwag nyong sundin yung mga traps dyan sa YouTube, sa Facebook o sa TikTok. Ayan. Sundin yung strategiya ko, yung mga opening natin. Kaya magpo-post ako ng maraming videos dito sa account ko po. At matutuwa ako kung marami kayong matutunan sa ating libreng tutorial. Maraming salamat at sa susunod na videos, inaasahan kong nandyan pa rin kayo. Bye-bye.